day, everyone. I am Raymond Gentil Pulido, CDRMO Training Officer. So, in behalf sa amuang office, we would like to extend our gratitude to NSTP faculty sa pag-help sa amuang i-implement ang amuang mandate, which is ang pag-educate sa mga young people, especially ang NSTP student, about sa cardiopulmonary resuscitation. So, CPR or cardiopulmonary resuscitation is one of the most na importante kayo ang kinahanglan nato matunan, because based sa study, many people who survive a cardiac emergency are helped by bystander, which is kita. But not only a cardiac emergency, but anything nga na ay victim, na ay patient, nga negative breathing and negative pulse. So, in this short video presentation, you can learn how to perform hands-only CPR with COVID approach. So, naay guidelines nga gihatag ang DOH nga mo adapt gyapon ta sa ato ang new normal. So, you can help, or we can help, life-saving care until professional responders arrive. So, all we need to do is, if ma-learn na natin siya nga skills, all we need to do is a willingness to act. So, kani siya is important di siya na task para sa ako. Sa tua, not only sa ako, sa tua, kay kita ang gakahimog bridge para ma-prolong ang kinabuhi sa isa ka tao. So, let's start! So, cardio means heart, and pulmonary means lungs. So, resuscitation, meaning ato siyang tabangan o revive ang iyang heart o lungs. Next is, so natay legal basis. So, ito ang legal basis is, basic life support training is mandatory to all health workers. So, after aning training, after aning short nga presentation, pag mag-gain na ninyo ning skills and knowledge, so part na mo, isa na mo ka health worker. So, natay HEMS goal. HEMS stands for Health Emergency Medical Staff. At least one member of each household shall be trained in BLS. So, kamo na ang naay responsibility para mag-share kini, para i-share ninyo sa inyong family. Next is cardiovascular disease. So, ano ang cardiovascular disease? So, cardiovascular disease, an electrical malfunction in the heart that causes irregular heartbeat or arrhythmia and disrupt the flow of blood to the brain, lungs, and other organs, leading cause of death. So, meaning, ang atong heart is dili normal ang iyang heartbeat. Usahay paspas, usahay hinay. So, disrupt, meaning naay nakabara. So, posible, blood clot or mga fat na to, fats or tambok. Next, according to American Heart Association, about 90% of people who suffer out of hospital cardiac arrest die. So, parta sa 90% na gakamatay out of hospital is parta. So, grabe siya ka-importante nga ma-learn na to ang hands-only CPR para at least in case nga simba ko lang na may tabo in front of us. So, kabalo ta unsa intervention nga atong ihatag sa victim. So, next is, what is hand-only CPR? So, it's a series of assessment and intervention using techniques and maneuver made to bring victim of cardiac and respiratory arrest back to life. So, same pa sa akong giingon ganiha, kita ang mahimong bridge para iprolong nato ang isa ka victim para moabot siya sa hospital para sa further na intervention sa hospital. So CPR can double or even triple person chance of surviving. So next is steps for hands only CPR. So mao tong giingon ako ganiha nga naay guidelines nga gihatag ang WHO. Wala pa sila ay PowerPoint presentation nga gi-release. But naay representative sa atong syudad na nag-appeal og Zoom sa ilang meeting para ma-update sad ang mga health worker dili sa Malaybalay para sa ilang update. So, before natay 3C or tulo ka C steps para sa hands-only CPR. Karon, ato ang COVID approach is 5C na. So, first C is the same na gihapon.
C, first C stands for check. So, unsa to ang i-check? So, i-check na to ang scene safety. So, as a health worker, ang atong first priority is ang ato ang kaugalingon. So, i-check na to ang scene safety kung safe ba siya. Kung safe ang scene, that's the time nga musulod ta and atong tabangan ang victim. But, if dili gani safety ang scene, so dili na to i-compromise ang ato ang kaugalingon. Dili na to i-risk ang ato ang kaugalingon para i-save to siya nga tao. So, next is, i-check na to ang responsiveness. So, before, pag-check sa responsiveness, sa wala pa'y COVID is gagamit tao CAUS. Meaning CAUS, C stands for, can you hear me? While tapping the shoulder of the victim. So, can you hear me, sir? Stands for C. O stands for, open your eyes while tapping sa iyahang shoulder. Tap nga kusog. And then, next is, W stands for what is your name? And then S stands for squeeze my hand. So naay contact sa victim. Mo na ang ato ang approach sa pag-check sa responsiveness sa victim before. Pero karon COVID approach, igo ra tang utan-aw sa victim and then i-observe nato ang iyahang breathing. Tanaw nato ang victim while gina-observe nato iyahang breathing. Then, ato siyang istoryahon. Sir, sir, kakadunggan ba ko ni mo, sir? Imo, mag-istorya lang ka sa iya. And then, observe ka sa iyahang breathing. Observe ka sa iyahang movement. Kung nasa'y movement or nasa'y breathing. So, ingana na lang, pa-check sa ato ang responsiveness sa victim. So, that's the time na ang sunod nga si is, the same nagihapon siya, call. So, call ta using clip. So, C-L-I-P. So, magtawag ta sa 911. So, C stands for caller's name. So, mga yung pag-consent. Pagtawag niyo sa 911, magpa-ilayla ka. Sir, ako di ay si Raymond Jet Kipulido. Train ko sa basic life support. So, pa-ilayla sa kadaan. So, L stands for location. So, specific nga location. Kanang visible and then dili siya ga kawala. And then I stands for incident happen. So unsay nahitabo? So ingon nimo dito kung unsay nahitabo. And then P is person involved. So pila ka buok tao? Bae, tigulang, laki ba ni or unsa? So next is last C is direct na ta mag-compress before, but the next C is cover. So ang victim before nato siya mo before ta mohatag og compression kinahanglan ta mag-cover. So magkuha ta og mask. So dapat naatay extra nga mask terme pag molakaw ta. So ato ni siyang itawod sa iyahang bakba. And then dapat naatay surgical gloves. So cover. First is check. Check sa iyahang scene safety. Check sa iyahang responsiveness. Dili na ta mo gamit og CAUS. So mag-check ta sa responsiveness through verbal approach lang. Walay contact. And then C is call, then the last ikatulo nga C is cover. So atong covera ng iyang bakbak. Sa ikapat nga C is that's the time nga compress na din ta. So mag-compress ta pag nanay cover ang iyang bakbak. So mag-compress ta, mag-push ta at least 2 inches deep and delivered a rate of 100 to 120 compression per minute. So, take note, just make sure nga ang iyahang kuan, chest rise niya is mag kuan, recoil ang iyahang chest rise between sa compression niya. So, the last C is connect. So, kaning connect, that's the time nga niabot na ang ato ang professional responder. So, mo nang kinahanglan ta manawag kay. Kaning connect is morning AED, meaning automated defibrillator. So, manual na siya nga defibrillator nga mag-release og electric padulong sa heart sa victim para mas taas ang chance sa iyang survival. So, padayon ta. So this time, akong i-apply ang 5C para i-perform ang hands-only CPR with new normal approach.
So, first C is check ta. So, i-check na to ang sin safety. So, salute ta. And then, mag 360 ta. Tanaw ta 360. So, tanaw ta sa right, left, and then up and down. And then, magtanaw po ta sa ito ang record. Para makita na to ato ang safety. And then, sin is safe. I-check na sa din na ito ang iyahang responsiveness. So, sa pag-check sa iyahang responsiveness, so dapat wala na'y contact na mahitabo sa ito ang victim. So, dapat atong i-observe ang iyahang chest kung mag-rise and fall back. And then, observe ta kung na'y movement sa iyahang lawas. And also, mo istorya ta sa iya nga, sir, kung kakadunggan ko nimo, pagriho or pagtubag. So, wala siya'y responsiveness. So, that's the time nga mo tawag-tawag 911. So, tawag-tag 911 using clip. So, tawag-tag 911. Hello, ma'am. This is Raymond Jan T. Pulido. Train ko og BLS. So, mo lang letter C, caller's name. And then, ang L is stands for location. Naako diri sa Auxiliary Office CDRMO Market Site. So, location. And I is incident happened. So, naay na kuyapan diri, lalaki. Batan-on. So, and then maghulat ta nga ang 911 ang muunag palong para wala na sila yung mga follow-up nga question na hitabo. So, nakatawag na ito og 911. Next na ito is mag-cover na ito. So, na itong extra na ito nga face mask atong i-cover sa bakba sa victim. So, cover ta. So, naka-cover na ta. Pag next na to cover, that's the time nga mo hatag taog compression. So, sa atong compression, ang atong process maghatag og compression is mag-kneel ta beside sa persons nga nanghinanglan og tabang. And then, ang iyahang abaga is between sa atuang leg, duha. So, na ang iyahang abaga dira. And then, next is i-place na to ang atong heel of one hand sa atong dominant. So, dominant na itong kamot, atong kusgan ng kamot. Sa center sa iyang chest. So, imaginary nipple line. Imaginary nipple line na diya ang center sa atong chest. And then, next is, i-place na sa nato ang atong other hand sa top sa atong first hand. So, at then, pag-put na din nato sa atong kuan, other hand, atong i-lace ang atong finger. So, i-lace na to itong finger and then, proper body position. So, proper body position, ato ang i-extend gamay para ang weight sa ito ang abaga ang mutulog. Dili kayo tahago. So, i-keep na to ito ang arm nga straight. Dapat dili siya mo-bend. So, straight ang ito ang arm. And then, raise na to itong finger at i-extend na itong abaga and then, push ta at least 2 inches deep. So, push ta at least 2 inches deep and then mag-deliver ta o compression at least 100 to 120 per minute. So, take note, dapat i-make sure na ito nga mag-recoil ang iyahang chest. So, ipa-recoil na ito, meaning atong ipasakag balik ang iyahang chest para effective ang ito ang pag-CPR. So, try taog CPR. So, dapat ang atong noong is tanaw ta sa ito ang victim. Tanaw ta sa noong sa ito ang victim para makabalot ta kung naay sudden nga kuan, changes sa iyahang situation. And then, continue CPR until nga makita nato nga naay obvious sign sa life sa ato ang patient or haya ra ta mo undang og CPR kung naay EMS professional nga pwede siya mo take over. Pero og moabot ta sa 100 to 120 per minute na compression, it doesn't mean nga mo undang ta. So mag-continue CPR lagi hapon ta. So continue CPR until nga naanay signs of life sa ito ang patient. And then, pwede na mo take over ang EMS professional. Para
sila nga ang mahatag og intervention. So that's the time nga last nga si is connect. So ilan ang trabaho ang mga professional responder na ang trabaho ang last na si mo nang kinahanglan ta manawag. So mag-connect sila og AED dire. So mag-deliver sila og electric shock padulong sa atong heart para mas taas ang rate of survival sa ato ang victim. And then pag nanay signs of life ang ato ang victim, so that's the time nga mag recovery position ta. So recovery position, tawag ko sa kauban. So atong recovery position is atong i-place ang isa kamot sa panatang makabayan. And then the other one is uwishi. And then atong i-bend ang iyahang tiil. Bend. And then gunita dire. And then dire. And then atong i-roll padalong sa abdomen. So unsay purpose ani? Ang purpose ani is para makita na to. Atong kuan, atong i-tangtang ang iyahang mast. And then makita na to kung naay mga discharges sa iyahang baba or naay mga naka-block sa iyahang baba ng mga liquid or solid. Liquid ng mga naka-bara sa iyahang baba. So, marilis na niya. And then, pwede na nato siya makitaan or ma-assess ang iyahang likod kung na siya yung mga additional ng mga injuries or samad-samad sa iyahang likod. So, 5 steps to save life. So, first is check, call, cover, compress, and connect.